Good morning, welcome back to another video. Sorry kung medyo natagalan ng aking part 2. Pangalawang araw na pala namin dito sa Coritos Garden. Late na kaming magising, siguro mga 8:30 na yan. After magready, papunta naman kami ngayon sa restaurant nila para magbreakfast. Ito pala ang daan papunta ng kanilang restaurant. Ang ganda, diba? Ito pala ang kanilang tinatawag na Abadi Restaurant. Abadi is an Indonesian word which means forever. Oh, sana all na naman ba tayo sa forever? Char! Anyways, on the side, bubungad sa'yo itong egg corner nila. Meron silang boiled egg, pwede kang magpagawa ng scrambled egg at sunny side up. As I mentioned sa last video, 6 packs ang aming complimentary breakfast at plated lang pala yun. Pero pwede namang mag-buffet, may additional fee lang na 199 pesos each. We decided na wag na kaming mag-buffet dahil konti nga lang kami kumain sa morning. Pero sabi ng staff na mag-buffet na lang daw kami. Dahil supposedly, diba, anim ang aming breakfast. Kaya mag-buffet na lang daw kami para no more waiting na rin para kay Cyrus. Automatic kasi na kapag nasa Villa Garden ka, ay good for 6 packs talaga. So yun, let me show you kung anong mga breakfast and sinerve nila today. Meron nga silang salad corner, pipino, carrots, singkamas, at ang dressing. And a few choices of pastries. At may champurado na pinasarap ng diles on the side. May pork tapa na mukha lang siyang pork steak pero ang sarap niyan ha. May longganisa, may pritong tawilis at syempre hindi makukumpleto ang ating almusal kung walang fried rice. At meron din silang fruits and dessert corner, meron silang brownies at mga fruits. At ito naman ang setup ng lamesa nila dito sa loob. At meron din pala silang pa-pancake. Anyways, here you go, ready na ang aming breakfast kay Cyrus ay cereal at pancake. Sa daddy naman, tocino, fried rice at tawilis. Sa ate, champurado at scrambled egg at ayan naman ang sa akin. Tara, kain muna tayo. Sa totoo lang sa bahay, pagkagising ay tubig at kape lang ang iniinom ko. Pero syempre, dahil nanay ako at wala kaming kasama sa bahay, kaya obligado akong magluto ng pangalmusal nila. At habang nagluluto ako ng almusal, doon naman ako nagkakape. Pagkatapos ko naman magluto, maglilinis naman ako ng bahay at siguro mga bandang alas 10, dyan ako kakain. Pero iba rin ang setup kapag may pasok sa school ang mga bata. Dahil bukod sa pagready ng pangalmusal, ay magre-ready rin ako ng pangbao. Meron ng rice at may sandwich pa. At ako rin pala ang naghahatid sundo sa kanila. O diba, parang US family lang ang peg namin. Walang helper, walang yaya. Kaya sa mga nagtatanong kung bakit dalawa lang ang anak ko, naku, ini-imagine ko pa nga lang nadagdagan, parang hindi ko na talaga kaya. Sabi ng utak at katawan ko, kaya ko pero pa. Pero pimples ko na ang sumisigaw kung anong stress level na ang meron ako. Kaya sa may mga magulang nakasama sa bahay, naku, napakaswerte nyo. Napakalaking bagay yung may maglulook after sa mga anak nyo. Dahil hindi naman natin maiiwasan na may mga errands talaga tayo na hindi pwedeng kasama ang mga bata. Sa pagbuntis at pag-anak lang, naku, napakadali kong mabuntis at napakadali kong manganak. Yung paglilihin na yan, naku, parang di ko nga naranasan. Siguro, it's our choice na lang na wag na silang dagdagan. Dahil bukod sa napakamahal na ng mga bilihin ngayon, ay gusto pa rin talaga naming ma-enjoy ang buhay. Dahil as much as possible, gusto talaga naming maibigay at maparana sa kanila yung mga bagay na hindi namin naranasan noon. Hala, ang dami ko na palang chika. Anyways, tapos na kaming kumain. Look niyo si Cyrus, so very good. Naubos niya ang food niya. At syempre, ang ate din, bawal lang tira. At after that, bumalik na rin muna kami ng villa. Hinayaan muna namin silang maglaro habang ang daddy naman ay nagbabasa ng kanyang mga emails. At ako naman ay magpa-plansya ng aking pang OOTD ngayong araw. Alam nyo ba na isa ito sa naging travel buddy ko? Ito ang handheld iron ng Philips. Lagi ko talagang dinadala to dahil hindi naman lahat ng hotel ay may plansya. Hindi rin kasi may iiwasan na gusto talaga yung mga damit galing sa maleta. Kaya sobrang nagustuhan ko talaga to dahil super handy lang niya. Kung gusto nyo rin, please let me know. Ilalagay ko ang link sa comment section. Okay, outfit check! At syempre, to complete the look, nagkulot tayo ng very very light. Alam nyo, pag ganitong lumalabas kami, nag-i-effort talaga ako para sa sarili ko. Dahil alam kong darating at darating ang panahon na magiging kwento na lang lahat ng mga to. Kaya hanggat kaya nyo, lalo sa mga katulad kong nanay, huwag na huwag nyong papabayaan ang sarili nyo. At gagawin nyo yon hindi para sa kanino man, kundi para sa sarili nyo. Ang dami ko nang sinabi no, pero tara na nga, maglakad-lakad muna tayo. Ipapakita ko lang sa inyo kung anong mga meron dito sa Coritos Garden. Actually, wala naman talagang pasyalan dito. Ito ang Napas Pavilion na isa sa events place nila dito. Tingnan nyo kung gano'n nakaka-amaze yung mga detail dito. At ito naman ang kanilang entrance. Ito ang bubungad sa inyo kapag galing kayo sa labas. We'll be right back.
Ito naman ang isa sa adult pool nila at meron siyang katabing kiddie pool. Punta naman tayo dito sa kanilang pinakamalaking pavilion or events place. At ito nga ang kanilang famous gate dito. Siyempre, hindi na natin papalampasin ang magkaroon ng entry dito. At pagkatapos nga ng napakaraming picturean ay bumalik muna kami ng villa para magpahinga at natulog na rin. Pagkagising naman ay dali-daling nagsibihis dahil gustong magsiligo ulit sa pool. Siguro bandang alas 4 na yan ng hapon kaya sabi ko dumaan muna kami ng restaurant para makapag-advance order ako para after nila mag-swimming nakaready na ang pang-dinner namin. At nang okay na ay dumiretso na nga kami dito sa pool para maligo. Pagkatapos maligo, bumalik na kami ng villa. Flex ko lang pala ang service nila dito. Ang galing o kahit hindi kami nag-request. Ay meron silang iniwan na bagong towels, toiletries at mga tubig. Sa ibang hotel kasi kapag nag-stay kayo ng more than one night, ay kailangan mo pang mag-request ng bagong towel at saka pa lang sila magre-refill ng mga toiletries. At nang makapagbanlaw at nakabihis na ay dumiretso na nga kami dito sa restaurant para makapag-dinner na. Umorder lang ako ng kanilang bestseller na pad thai at bulalo. Kain muna tayo! Anyways, thank you for watching. Stay tuned on the next one. Bye!